What's up guys? Ito na naman tayo, nagbabalik si Makay Tech PH. Maghatid sa inyo ng isang panibagong tutorial paano mag-repair ng isang LED TV. Ito sa likod ko, meron akong 32 inches na LED TV. Nabili ko ito ng halagang 50 real o 625 pesos. Hindi ko pala masira ito. Sabi ng may-ari, nag-flicker daw yung screen at namamatay. So, ano pang gagawin natin? Bago ko pala umpisaan, binabati ko lahat ng aking mga kaibigang mga vlogger tech dyan sa YouTube. Maya, yung final na shoutout natin sa bandang huli. Tara, umpisaan na natin. Umpisaan natin itong unit. Bali ito, i-plug natin yung unit. Yan yung model niya. ATC 32 inches na LED TV. Plug natin. Meron lumabas na standby light. So, i-power on natin. Yun, nag-green. Yun. Parang alam ko nang sira nito ah. Parang alam na natin ang sira nito ah. May power siya pero walang backlight. So, ayan. Medyo madumi itong unit na to. So, standard natin na gagawin bago tayo mag-troubleshoot yung SOP natin, linisin muna natin yung unit para mas magandang i-troubleshoot. Okay? Linisin muna natin. Ayan, balik tayo. Bali, ito yung model niya. Ayan, model niya is LD32LX ATC. So, yun, nalinis ko na siya. Nalinis ko na yan. So, bubuksan ko na lang. Okay? Skip na natin yung pagbubukas. Bali, ito pala, napansin ko, tanggal na yung kanyang warranty seal, no? So, nabuksan na to. Yan, nakaangat na rin, no? Nabuksan na to siguro. Sigurado pala. Ayan, yan, balik tayo. Ayan, nabuksan ko na. Bumungad sa atin. Grabe. Yung kulay itim na kulay ng kapasitor, kulay gray na. Sobrang alikabok. Ayan. So, linisin muna natin to. At mas maganda maglinis muna bago umpisahan. Ayan, let us continue. Bali, nabuksan na natin yung unit. So, ang gagawin natin, mag-voltage check tayo, no? So, i-plug natin tong unit. Plug. Power on. Power na natin. Check nga natin ngayon kung merong out sa backlight niya. Kasi usually yung mga ganitong mga sira o ganitong mga problema, yung lumalabas yung kanyang display pero mabilis lang, kukurap lang. Ang mga kadalasan sira nito is yung backlight o kaya yung kanyang backlight driver. So, yan, set natin sa DC. Set natin sa body ground, yung negative. Yung positive dito sa papunta ng puntang backlight driver. Ayan. Meron siyang stand, 20 volts lang. 20 volts. So, subukan natin siyang patayin tapos i-on natin. Ayan, patayin natin. Tapos, i-on natin ulit yung unit. Yan. Hanggang 19 volts lang siya. Ayun, umangat 22. So, ang sunod na step natin na gawin dyan, i-off na natin ulit yung unit.
i-check natin ang yung kanyang ano, yung kanyang backlight. Gamit yung ating backlight driver o yung ating ginawang backlight tester. Bali, ito pala na pictures ko dati ito sa isa kong video na in-upload sa YouTube. Ito yung ginawa kong backlight and capacitor tester. So, i-check natin yung backlight niya. Gamit itong backlight tester natin. So, ito. Gamit sa pin. Lagi madikit. Ay, hindi pala kita. Ayan, naka-on na ito yung ating backlight tester. Ayan. Check natin ito ngayon kung may iilaw din sa may body niya sa loob. Parang wala ah. Wala. Reverse natin. So, wala talaga. Wala talaga akong nakita. Double check ko nga ulit. Kita ko ng check natin dito sa ating tester kung saan yung positive. Positive niya sa kanan. So, ito ang positive niya. So, meron naman. Meron naman. Pawakan na. Ayan o. Umiilaw naman siya. Bali yan, tuloy tayo. Bali, nalaglag yung aking cellphone. Nabaklas yung baterya, kaya hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko baklasin itong kanyang panel sa LCD niya sa yung mga ano niya, diffuser sheet niya. So bali ito, meron pala siyang tatlong backlight strip. Yung kada isang strip niya meron 10 lamp. So tulad ng sinabi ko kanina bago bumagsak yung cellphone ko, meron tayong na-check na nung tinest natin yung backlight, may umilaw naman gamit itong ating backlight tester. So ito, i-actual natin itong tatlong strip na to para malaman natin. Yan. Ito yung unang strip. Yan. Yung unang strip, kung mapapansin nyo, sa last part, ayon, hindi na ilaw yung pang-sampu. Okay? Pero tayo sa pangalawang strip. Sa pangalawang strip, totally wala. Okay. Sa pangatlong strip, ayun. Dito naman sa pangalawa. Ito naman sa pangalawa. Gundi. Okay? So, kulang yung binibigay na load papunta doon ng ating backlight. So, automatic, yung ating board o yung ating backlight is ano siya, pag ganung mga insufficient yung load, hindi siya tutuloy. Kaya makikita nyo, kukurap lang yung screen, tapos mamamatay na. May mga ganung klaseng board eh. Tulad itong board na to.
tulad ng board na to, ganun siya. Bali naka-parallel pala yung connection ng ano ng backlight natin. So yung tatlong strip na yon, naka-connect lang sa isang connection, no. So 10 lamp per strip. So nung sinukat natin 'yan, sige, takpan natin, ha. Yan, tuloy tayo. Bali, ito. Kung itinatanong nyo kung anong klaseng backlight ang ating gagamitin dito, kung 6 volts ba o 3 volts, malalaman natin yan. Halimbawa, meron ditong gumaganang strip. May gumana pa doon sa isa strip na, ano, ng TV. So ngayon, itesting natin ngayon kung ilan yung total niya. So to gamit itong backlight tester natin, pailawin natin. So ikinunik ko yung test prod natin papunta sa tester natin. Check natin ngayon. Ayan, nakailaw siya. So kumukonsumo siya ng ilan? 28 volts. So 28 volts, no? 28 volts, divide mo itong kung ilan yung umiilaw. 9. So nasa mga ano siya, nasa mga 3 volts ganun. Okay? Kung makukumpleto mo 'yan, siguro nasa mga 30 plus 'yan. Kaya ganun lang ang kadali kung ma-identify natin yung kung anong volt ng backlight ang gagamitin natin. Ngayon, kung puro pundi naman, ang gagawin niyo naman, isa-isahin niyo naman siya. Ganito naman yung technique niya. Halimbawa, pundi yung ano yan, isa-isahin niya, pundi. Makakakita pa rin kayo diyan ng buhay. Ng buhay na ano na buhay. So ang gawin niyo, gamitin niyo rin tester, isa-isahin niyo rin. Sa bali, ito i-off muna. Kasi ang ipapantest natin, mahirap kasi ito, eh. Hawak ko yung dalawang test probe. So ganyan ang mangyayari niyan. I-connect niyo yung tester niyo. Namatay pa yung ilaw ng ano. Kukunik nyo yung positive. Tapos tatap nyo dun. Ako po, mahirap. Huwag na. So, ganun na lang. Pag napailaw nyo ganyan, i-check nyo rin kung ilan yung voltahe niya gamit nung tester. Ganun lang. So, masusukat nyo yan. Nasa mga 2.8. Kada isang lamp niyan. Ano lang ang ano nun, ang technique nun. So, bali ito. Yan. Bali, napalitan ko na pala siya. Hindi ko na rin napakita sa inyo kasi nung nalaglag yung cellphone ko, tumalsik yung baterya. Sumabay pa, lobat. Walang kabalasan. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung aking wiring. Yan. Factory cut na backlight siya. 10 din yung ating pinalit. So, yung iba nagkatanong, paano ikakabit yung ano, yung factory cut na yan? Nakasiris lang po yan. Okay? Negative sa side, sa dulong-dulo, sunod yan positive. May sign naman, may symbol naman yun, eh. Negative sa positive. So, ang sunod naman ng positive, negative. Negative, positive. You know? Hanggang sa makarating sa dulo, hanggang 10. So, yung dulo nun, positive, isang connection yon. Isang connection to. Isang connection dyan, yan, papunta doon sa line. Isa. So, dito naman sa negative side, isang line din, papunta rin doon. So, may isang connection ka na ng backlight. So, ganun ang gagawin nyo lang. Sa susunod na backlight, positive to, isang line, sa kabilang dulo, negative. So, may pangalawang line ka na, connection. Ganun din sa pangatlo, negative tong side to, yan, isang linya, yan. Positive naman doon, isang linya,
So may tatlong, mayroon ka tatlong linya dito sa labas. Isa, dalawa, ayan, tatlo. Ayan, tatlo. So ang technique pala, bago nyo alisin itong itong backlight strip sa luma, lagyan nyo ng ano, ng marka, lagyan nyo ng pentel yung pinagtanggalan nyo. Tapos tapatan nyo kung saan ng tapatan nyo ng marka, ayan, ng pentel kung ibig kung saan nakatapat yung backlight niya, no? Ayan, katulad niyan. Nilagyan ko siya ng guhit. So doon nakatapat 'yon. So halos tapat lahat 'yan sa guhit na minarkahan ko. Ganun lang ang technique niyan. So kahit wala ka ng sukat mamaya, salpak mo na lang yung 'yon, salpak mo na lang 'yan mamaya. Fit na 'yan. Okay, sige. Bali ang sunod naman gagawin naman natin, i-actual naman natin itong ating connection itong ginawa natin. So, i-testing muna natin gamit ang backlight. Subukan natin sa per strip. Itong, gamit itong ating backlight tester. Per strip muna tayo. So, ito. Yan, subukan ko na isa. Okay. Tignan nyo, kompleto. Yan yung isa. Subukan naman tayo ng pangalawa. Yan. Okay, kompleto. Subukan tayo ng pangatlo. Yan, kompleto rin. Yan lang. Yung advice ko lang sa mga mag-install nito, lalo sa mga baguhan, no? Bago nyo isara yung mga frame niyan at saka yung mga cover niyan, make sure testing nyo muna siya. Kasi kung naibalik nyo na lahat saka po sa kanya lang i-testing, tapos meron palang baliktad na backlight kayo na ikabit, hindi po gagana yan. Okay, ganun lang kasimple. So ito na, babalik ko na yung kanyang mga reflector sheet, no? Saka yung kanyang panel. Ayan, kung makapansin nyo, di ba? Pit na pit sa butas. Kasi sinukat natin siya kanina bago natin tanggalin yung lumang backlight niya. Tapos nilagyan natin ng marka. So lahat ng mga ng backlight niya, lamp niya, pasok lahat sa butas. Okay? So, skip ko muna at lagyan ko ng tornilyo. Ayan, balik tayo, guys. Bali, ito. Naikabit ko na lahat. Naibalik ko na yung kanyang panel, yung LCD screen. Ayan. Ito na yung panibago kong wiring. Pinairingan ko siya kasi hindi maganda yung wiring nung una. So, ito. I-connect na natin. Then, i-testing natin ngayon. Saksak natin ngayon yung unit. Power on natin. Standby. Check natin yung si standby kung ilan na yung output ng backlight driver. Ito. Si standby. Yan. 18 volts. So ngayon, i-power on natin. Ayan, nag-power on. Green na. Yun, kung nakikita nyo, umilaw na yung nag-steady na yung ilaw, no? Yung backlight niya. So tapos, ang kanyang
backlight output ng driver, ng backlight driver is 31 volts na. So yun, 31 volts, di ba sabi ko nga sa inyo, 3 volts yung kada isang lamp. So times 10 equals sa 3 volts. No? Tatlong strip na 30 volts. So naka-parallel na siya, sama-sama na siya sa isang connection. Ayan. So ngayon, i-check natin ngayon yung display. Ano na meron sa display niya? Ayun. Ayan. No signal na siya. Steady na, hindi siya namamatay, no? So balik ko muna at i-finalize na natin. Balik ko na yung cover. Bale yan, balik tayo guys. Ayan na, naka-assemble na lahat yung ating ginawang TV. So ito na, power on na natin. Yun. Okay na siya. Okay na yung ating unit. Menu. Brightness. Standard. Okay. So, yun lang ang naging problema niya, yung backlight niya. So, jackpot na naman tayo sa unit na to. Sa halagang 50 riyal o 625 pesos, nakabuo na naman tayo. Namunan lang tayo ng 50 riyal, saka yung backlight natin na nabili, sa konting labor, pwede na rin. Bali, ito. Gusto kong pasalamatan yung ating mga bagong subscriber, no? Si Aldrin Electronics, Technical Pro Vlogs, Cagayanos Vlog Tech, Ilocano Mangyan, Bong Electronics, Pap Tusok TV, Rodolfo Oquindo, si Sir Ed Luneva, Ma'am Darlene Mabubay, Sir Bagwes, Sir Noel Tech, Sir Arce, si Sir Tech Mibiwi, saka si Elboy Sunyo Rodriguez, saka yung ating mga kasamahan dyan sa YouTube, sa grupo ni Master Mojo Siknik, sila Sir Leboy, Sir Leboy pagaling ka, si Sir Ed Tech PH, yan, si Mojo Siknik, si Protec, Sir Amyanan, si Sir Joey Tech, yan, yung mga tropa pa natin, si Narbs TV, si Marco Francis Mix Vlog, si Sir West Jojo Tech, si Dave Electronics, si Sir Ryan Cruzit, sino ba? Si Sir Edwin Tech PH, at yung iba, kung gusto niyo magpa shoutout, comment na lang kayo sa ano, sa comment section para sa next video natin i-shoutout ko kayo. And then magpapasalamat pala ako sa unang-una, sa taas. Alam mo, sa family ko, hindi sa Pilipinas, at dito sa kasamahan ko, na walang sawang sumusuporta sa akin. Kasi siya yung nag-drive para pick-upin namin itong mga TV na nakukuha ko. Balit, ito tulong niya sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya, sa kabady kong si Leo ang Ilogalang. Maraming salamat sa iyo, buddy. At hanggang dito na lang guys, sana marami kayong natutunan. Although basic lang yung ating trouble ngayon, at least yung step by step ng pag
nare-repair ng backlight, ay sana ay masundan nyo. Hindi rin biro, porket ibig sabi, porket backlight lang, hindi ibig sabihin nun na madaling procedure lang ang pag-re-repair. So, kailangan din natin ng masusing ano, pag-iingat. Kasi pag di na tayo nag-iingat, yung panel niyan, madidisgrasya natin. So, dun sa mga kapwa ko mga technician, ay highly advise ko sa inyo, kung kayo ay mag-repair ng LED TV na ang backlight ang issue, is palitan nyo ng buong set para humaba yung buhay at walang back job. So, kahit sabihin ni customer halimbawa na wala pa akong budget, pag-usapan nyo na lang. Halimbawa, sige, kung magkano lang maibigay nyo ngayon, ibigay nyo na lang sa susunod pag nagkapera kayo. Kasi tayo din yung mahihirapan eh, kung kayo yung gumawa. Kasi back job. Tapos pangalawa, yung customer, doble, ano, doble gastos. Diba? As a technician, i-advise natin yung kung ano yung the best. At doon sa mga kapwa ko at mga technician tsaka mga vlogger tech ko, no? Huwag tayo magsiraan. Bali, tayo dapat mga Pilipinong technician o mga vlogger tech, kailangan magkaisa tayo. Kailangan na itaas natin yung karangalan ng bansang Pilipinas. Kasi tayo yung kumakatawan sa ano eh, sa industriya ng pag-repair, tayong mga technician. Alam nyo bang napakataas ng tingin sa atin ng ano, ng ibang lahi? So, huwag nating sirain yun. Kasi yung maniniwala nila, dapat totoo. Hindi yung tayo nagkisiraan. Tayo nagbabatuhan ng mga gandang ugali. So, dapat, kung mga ganun, advice na lang natin na yung magagandang ano, magagandang aral o magagandang advice sa kapwa natin technician. Huwag yung manira. Okay? Bali, ang ganda na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo dyan sa Pinas. At huwag nyo makakalimutan mag-subscribe. At yung mga baguhan, don't forget to share and like. Maraming salamat. God bless sa inyo.